humihingi po ako ng tawad, mahal na Reyna. Saka gusto ko mabigyan ng katarungan ng mga tikbalang. Napakarami nang nadamay. Pati ng mga nasa mundo ng mga tao. Tama ang tagabantay. Hindi ko makukuha ang katarungan sa pamamagitan ng paghihiganti. Maraming salamat, Lisay Santana. Dahil sa iyo natutunan kong ibig sabihin ng katarungan. At napalabas ko ang pangatlong sandata sa Bacala Cruz. Maraming salamat, Santana. Dahil binigyan mo ng pagkakataon na magkaayos ang mga tikbalang at ang kahariang engkanto. At sa ngalan ng buong kaharian, humihingi kami ng tawad sa mga nagawa naming kasalanan sa iyo. At sa araw na to, pinoproklam ako na malaya ng makakalibot ang mga tikbalang sa buong kaharian. Bibigyan sila ng pagkain at lupang matataniman ng mga prutas, gulay at damo. At mula ngayon, magkaibigan na ulit ang mga tikbalang at ang mga diwata at ang mga engkanto. Ang saya! Maraming salamat po, mahal na Reyna. Sa wakas, makakalaro ko na rin ang mga kawal mo. Salamat po talaga. At isisiguro ko kung nasan man ang ama ko ngayon, magiging masaya siya. Dahil malaya na ang mga tikbalang. At magagawa ko na rin lahat ng mga pinangarap niya para sa lahi namin. Masayang masaya ang ama mo, Santana. Nakatext mo siya? Paano mo nalaman, prinsesa? Hindi lang masayang masaya, anak. Nagmamalaki pa sa buong daigdig na nakayanan ng kanyang anak ang maging mabuting pinuno ng mga tikbalang. Ay! Ay, anak. Hindi matatarok ng puso mo kung gano'ng kaligaya ako ngayon sa muli nating pagkikita. Nung una kong napag-alaman na ikaw na ang namuno sa ating mga kalay, anak. Ang sabi kong walang duda, magagampanan mo ang tungkuling yan. Hindi ba, Itay? Hindi naman ka naniniwala sa kakayahan ko noon. Nung una. Pero, di naglaon. Sabi ko sa aking sarili, may lakas ang aking anak. At ang lakas na yan ay hindi nagagaling sa lakas ng katawan o sa bilis ng pagkilos. Yan ay nanggagaling dito sa kanyang dibdib, sa kanyang puso, sa kanyang pagmamahal at ang kanyang pagmamalasakit sa mga kalahi niyang tikbalang. Magandang balita akong nais ipaabot sa inyo. Napigilan ang pananalanta ng mga tikbalang sa kaharian dahil sa isang nilalang mula sa mundo ng mga tao na kung tawagin nila ay tagapantay. Tana, magpapaalam na kami sa iyo. Sige na, makipaglaro ka na ulit sa mga kawal. Ang dami nga nila eh. Mukhang mapapagod ako makipaglaro sa kanila. Pero masaya to. Mag-ingat ka. Mahal na Reyna, naayos na po namin ang problema niyo dito. Paari na po kami tumawid sa mundo namin. Kasama ko si Mira. Kailangan kong sumama sa kanya, Ina. Kailangan kong subukan pagalingin ng kaibigan kong si Rosario. Kailangan kong ayusin ang kung anumang gulong ginawa ng mundo natin sa mundo ng mga tao. Gagawin ko ang lahat para mapagaling si Rosario. Sige, anak. Gawin mo ang nararapat. Pero unata mong hindi sumobra ang paggamit sa iyong kapangyarihan. Ipinapangako ko yun, Ina. Mahal na Reyna, tatanawin ko po malaking utang na loob to kapag napagaling po ni Mira si Rosario. Walang anuman yung tagabantay. Ikaw ang tagapagligtas namin laban sa anak ng Dilim at kay Peruha.
Maliit na bagay lamang to kumpara sa tungkuling iniaatas namin sa'yo. At lang ang tagabantay na yan sa ating mga plano. Ngayon pa lang, gagawa na ako ng paraan upang mawala siya sa landas natin. Hindi mo gagawin yan ako. Dahil ang nilalang niya na makapagpapalaya sa akin dito. Oo, ako. Siya ang anak ng dilim. Kamahalan, nakatitiyak ba kayo? Unang beses ko siyang natagwasan nang mahawakan niya ang batong sinasabal sa aking mundo. Ngunit natulad na lamang ko na umatagwasan ko sa Haring Sol na ang anak na ito ay ang mortal nilang kaaway, ang tagapantay. Kung ganon, siya! Siya ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nandiyan kayo sa kulungan. Paano kung hindi pumanik sa Haring Aswang at tagabantay? Paano na kayo? Hindi maaari. Dahil ang nakatakda ay nakatakda. Hindi matatakasan yun ang tagabantay. Dahil siya ang nakatatahanan bilang anak ng dili. Siya ang pinakamakapangyarihan sa kanilang lahat. At siya rin ang makapagpalaya sa akin dito upang masakot ko na kahari ang imkanto.